Huwag kang mangialam. Yan ang buwelta ni Mayor Sara Duterte kay Vice President Leni Robredo nang magmungkahi siya para mapigilan ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Davao City. Nasa frontline ang balitang yan, si Gem Avanceña. Mangilan-ngilan na lang ang mga tindahang nag-ooperate ngayon sa Tagum City, Davao del Norte. Ang border checkpoints, mas istrikto na rin. Bawal lumabas ang mga 15 anyos pababa at 65 anyos pataas, maliban na lang kung may emergency o magpapabakuna. Bawal na ang dine-in services sa mga kainan. Nitong linggo kasi, umabot na sa 641 ang aktibong kaso sa lungsod. Pumalo na rin sa 100 ang namatay. Base sa Okta Research, pang-14 na ang Tagum City sa emerging hotspot sa Mindanao dahil sa 49% na pagtaas sa mga kaso. Ang rason sa pagkalat sa virus, sabi ni Tagum City Mayor Alan Relyon, ang mga tao ang carrier ng virus, kaya mapipigilan ang pagkalat nito kung susunod ang lahat sa safety protocols. Sa Davao City naman, patuloy rin ang pagtaas ng kaso sa ikalawang linggo ng Modified Enhanced Community Quarantine. Kahapon, 310 new cases ang naitala, kaya nasa higit 3,300 na ang mga aktibong kaso. Sa radio program ni Vice President Leni Robredo, sinabi niyang dapat tularan ng Davao City LGU ang pagtugon ng Cebu City sa COVID cases. Kasi kung titingnan mo, ngayon na nagsispike na, sa Cebu parang controlled. Diba? Parang controlled. And marami yung ginawa ang partnership dun ka, Eli. Hindi lang talaga LGU, pero very active dun yung medical community. Sagot naman ni Davao City Mayor Sara Duterte, dapat iwasan ang pangalawang pangulo ang pagbibigay ng payo kung hindi naman niya alam kung ano ang nangyayari sa ground. Mukhang ito raw ang naging tatak ng termino ni Robredo, ang magkomento sa mga bagay na kulang naman ang kanyang pangunawa. Buwelta pa ng alkalde, iwasan ni VP Leni ang paggamit sa COVID issue sa pamumulitika. May tamang panahon daw para bumanat sa kanya si Robredo kung nagbabalak man daw ang bise na tumakbong pangulo. Nagbabalita mula sa frontline, Gem Avanceña, News 5.